Together, together, together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty upon us, so never. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mahalami mga viewers, nito tayo sa Discover Islam, atin po sa inyo ng Dakwa Corner Bookstore. First of all praise is due to Allah. Maraming salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakabot tayo sa araw na to para mag-lecture inshallah. Sana bigyan pa tayo ng Allah ta'ala ng iba pang lecture at mahabang buhay inshallah. Maraming salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat, ang Diyos ng lahat ng tao, musliman or hindi. Sabi ng Allah ta'ala, aman siya palyumin, aman siya palyakpo. Sinong may gusto believers, maniwala sa kanya, kung sino may gusto ay hindi maniwala sa kanya. Pero ang sino man ang maniwala sa kanya, ang kanyang reward ay ang garda ay Jannah, paradise. Ang sino man ang hindi maniwala sa kanya ay hellfire. So sinabi ng Allah ta'ala yan sa Quran. At peace and blessings sa ating Nabi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung the best model, yun ng ating Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best role models ng mga Muslim inshallah ta'ala. Ngayon ipapatuloy po ni Ustadz Juhdar Ladjamatli ang kanyang topic sa fasting. Ngayon po ay about sa the main purpose of fasting. Ano ba tong purpose ng fasting? Bakit to obligatory sa mga Muslim kung sa Ramadan wajib, obligatory sa mga Muslim? Bakit to obligatory sa mga Muslim? Anong purpose ng fasting sa mga Muslim sa bulan ng Ramadan? Inshallah ta'ala, sa aming mga viewers, kung gusto, kung meron kayo katanungan, nasa screen ng TV ang aming numero, inshallah, kayong magdalawang isip ng tanong sa amin. Kung meron kayong doubt, ang tanong kayo sa amin, inshallah, sagutin namin ng aming mga kaya, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Ibigay ko na sa aming Guru Ustadz, Sheikh Juhdar Ladjamatli, Fadal Fadilatu Mashkuro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta na po kayo lahat yan, aming taga-subaybay sa ating programa. Alhamdulillah, ngayong hapon po ay nandito na naman po kami upang magbigay ng karagdagang kaalaman sa tungkol sa ating pananampalatayang Islam. Ngunit bago po ang lahat, nais po na po natin purihin ang ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang po ang dapat natin purihin at pasalamatan dahil siya lamang po ang naglikha sa bawat isa sa atin at siya rin po ang nagbigay ng panustos sa lahat ng kanyang nilalang at siya rin po ang may kakayahan magbigay ng gantimpala sa sino mang sumunod sa kanya, lalong-lalo na naniwala sa kanya at siya rin po ang may kakayahan magbigay ng parusa sa sino mang sumuway o kaya siwayin sa kanya. So, pangalawa po, pasalamat po tayo sa ating mga kapatid na nagsumikap upang magkaroon ng programa kagaya po ng Dakwa Corner Bookstore ang nag-sponsor po tungkol dito sa ating programa. Sana po pagpalain ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang pagsumikap, inshallah. At saka dito po sa ating mga kapatid sa Nida-ul Islam, ang mga operator at saka yung namamahala dito, sana po inshallah ay pagpalain sa atin lahat ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, ngayong hapon po ang nais ng ating mga kapatid na ibahagi, kagaya nung nabanggit ng ating kapatid si Brother Nizar Hamid, tungkol si the main purpose of fasting. Kung sa bagay po, na talakay na po ito natin ang una, pero mayroon po silang nais kailangan talagang ibahagi. Dahil tutusin ang the main purpose of fasting, dahil ang siyam o kaya ang fasting is one of the main pillars of Islam. It is mentioned in the Quran and the Sunnah. Ibig po sabihin ng Sunnah refers to the saying, these
and conscience of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. As stated in the Quran, gaya po nabanggit natin nung nakaraang linggo, inshallah, nais po natin banggitin ang ayat na ito bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa ang main purpose ng pag-ayuno, ang pagpaste. Ayon po sa isang ayat ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang lahat ng Muslim, buong mundo, ay nagsumikap pagdating sa buwan ng Ramadan, ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil ang una pong pagsunod nila sa kautusan, panawagan ng ating dakilang tagapaglikha, ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayat na banggit sa loob ng Al-Quranul Karim sa Suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikum siyam, kama kutiba alalladina min kablikum, laallakum tattakun. Address po yan sa lahat ng mga mu'minin. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikum siyam, kama kutiba alalladina min kablikum, laallakum tattakun. Ibig po sabihin sa wikang English, O ye who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, so that you may learn self-restraint. Ganon din po sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi po ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bagay na talakay na po ito natin noong nakarang linggo, pero magigitin po natin, sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tunay niyang hadis, kala sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams, isinaling, the super structure of Islam is raised on five pillars. One, the oneness of Allah. Second, the establishment of prayer. Third, payment of zakah. And fourth, the fast of Ramadan. And five, the pilgrimage to Mecca. Based upon the Quran and Sunnah, it has been the consensus of Muslims throughout history that a Muslim who reject the legitimacy of Shia reject Islam as well. That according to our beloved Prophet, according to saying to the, of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iftara yawman min Ramadan min ghairi ujrin wala maridin lam yaqdihi shawmu dahri wa in samahu. Big sabihin po, whoever breaks the fast on one day of Ramadan without a valid excuse or not due to illness, fasting forever will not make up for it. They miss the even if he or she did fast it. Allahu Akbar. Kaya po ang lahat ng mga Muslimi, obligado talaga pag-ayuno. So nice siguro po, yun po ang one of the main purpose of fasting. Ngunit ang nice po at siguro ng ating mga kapatid, ano ba talaga ang mga kabuluhan? What are the significance of Ramadan? Like other injunctions of Islam, the benefits of Ramadan are not limited purely to either spiritual or temporal elements of life. In Islam, the spiritual, social, economic, political, and psychological all intermingle in a consistent and cohesive whole. For convenience of presentation, however, the significance of Siyam or the fasting is discussed under the four subheadings: spiritual and moral, psychological and physical, and medical. Spiritual and moral elements, significance of Ramadan, of fasting. Number one, fasting above all is an act of obedience and submission to Allah. The submission is and commitment is based upon the love of Allah and the earnest effort to gain His pleasure and to avoid His displeasure. If this is the only reason for fasting, it's surely sufficient. Second, significance of Ramadan, of fasting. Fasting is an act of acknowledgement of Allah subhanahu wa ta'ala as the only master and sustainer of the universe. It is the only through His bounties that we derive our existence and our sustenance. Third, significance of Ramadan, fasting is an act of atonement for our errors and mistakes. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, says, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
This means whoever passed the month of Ramadan on the basis of iman and seeking the pleasure of Allah, his past errors are forgiven. Allahu Akbar. Yan po ang pangatlo na kabuluhan. Kaya po ang lahat ng mga Muslim ay nag-ayun upang mapatawad po ang mga kanilang mga kasalan. Pang-apat po, fasting trains the believers in taqwa to be mindful of Allah. If one volunteers to refrain from lawful food and sex, he or she will be in a better position to avoid the unlawful things and acts. Number 5, the significance of fasting. Fasting trains the believer in sincerity. Unlike other acts of worship, it is entirely based on self-restraint. Other can never know for sure if the person is fasting or if he or she broke the fast in secret. It is the self-restraint which requires a high degree of sincerity and faithfulness. Allahu Akbar. Kaya diyan po ang isa sa mga significance o kaya kapuluhan, bakit ba ang mga Muslim mag-ayuno? Dahil madali po nating sabihin, naniwala ka ba kay Allah? Madali po sabihin, yes, sabihin ng tao. Tatanungin mo yung lahat ng tao, yung pagka yung Muslim. Kahit hindi Muslim, tatanungin mo, do you believe in God? Naniwala ka ba sa Panginoon? Yes. Sino bang lumikha ng langit at lupa? Lahat po ng kasagutan, it's God who created all those things. Ang Allah po ang naglikha ng lahat. Ang tanong, do you believe in God? Naniwala ka ba sa Panginoon? Yun po ang tanong. Eh sino pong wala pong makakasagot, wala pong nagkakaalam kung ang isang tao ay tunay na naniniwala kay Allah at saka hindi? Allahu Akbar. Matitiyak mo po, mapapatunayan mo talaga ang yung taong tunay na naniniwala sa kanyang paglikha, sa tunay na Panginoon, kung talagang tunay na sinusunod ang kagustuhan ng ating dakilang tagapaglikha, ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mga kapatid, alalahanin po natin ang ating dakilang tagapaglikha, ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po tayo basta-basta inutusan ng isang bagay upang tayo ay mapahamak o kaya masisira. Ang pagmamahal po ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kung gamitin lamang po ng bawat isa sa atin ang ating isip na ipinihiram sa atin ang ating dakilang tagapaglikha, ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wala po tayong karapatan sumuway sa ating dakilang tagapaglikha, sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit po? Lahat ng utos ng ating dakilang tagapaglikha, ang ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yun po ang isa sa mga awa, biyabaya ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang nagkakabuti para sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo ibig sabihin kagaya ng mga maraming kasabihan. Bakit ba ang mga Muslim inutusan ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala magayuno upang sila ay magutom? No. Hindi po. Marami pong hikma o kaya wisdom bakit tayo inutusan ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala pagayon, hindi po yun para sa ating dakilang tagapaglikha. Ang kailangan lamang po, ang hangad lamang ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa lahat ng kanyang nilalang, isa lang, yung kilalanin mo siya. I-recognize mo ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung sinunod mo po ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po ang makinabang doon ang ating dakilang tagapaglikha, ngunit ang makinabang po walang iba kundi ang sarili rin natin. Allahu Akbar. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Halimbawa po, isa sa mga inutos sa atin ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pag gising mo galing sa pagkatulog, unang inutos sa atin, ano po ang unang utos sa bawat isa sa atin? Pag gising mo, ang number one utos sa iyo, maghugas ng kamay. Bakit ba tayo kailangan maghugas ng kamay pagkagising mo? Allahu Akbar. Yun po ang utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kang maghugas ng kamay. Bakit po? Ano bang hikma doon? Bakit ba tayo kailangan maghugas ng kamay pagkagising natin? Wala pa tayong ibang magawa. Ang unang utos, inutusan po tayo maghugas ng kamay. Ano po ang hikma doon? Dahil po, habang tayo ay masarap, mahimbing ang ating pagkatulog, hindi po natin namamalayan at hindi natin nararamdaman kung saan umikot o namasya ang ating kamay. Kamot ng kamot dito,
hawak ng hawak kung ano ang hinahawakan. Kaya po, ang unang utos sa atin pagkagising mo siya, number one, hugasan mo ang iyong kamay dahil upang maligtas po tayo sa mga bakterya. Malala po natin nung nakarang buwan, nakita po natin sa telebisyon, ang nangyari po sa Africa, yung kinatatakutan na sakit, nangyari sa Africa, yung tinatawag na sakit na Ebola. Diba, brother? Ano po ang payo ng mga doktor? Sabi ng mga doktor, maghugas ng kamay bago kumain at maghugas ng kamay pagkatapos kumain. Allah pa. Late na po. Samantala po ang Islam, ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa yung sakit Ebola, mayroon na utos. Ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ang bawat Muslim, ang bawat tao dapat pagkagising niya upang maligtas po siya sa mga bakterya, kailangan maghugas siya ng kamay upang mapalayo po siya sa mga bakterya, sa mga dumi. Allah Akbar. Kaya po sa Islam, ang unang utos sa iyo, inutusan ka maghugas ng kamay ba pagkagising mo sa umaga, mag-ablusyon ka. Pagkatapos po, anong pangalawang utos? Inutusan po tayo ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, magdasal. Diba, brother? Magdasal. Ano pong hikma doon? Upang po ma-stretch natin ang ating katawan. Allah Akbar. Dahil po kung halimbawa, yung katawan natin ay lagi na lang nakatayo na ganyan. Hindi naman tayo, hindi na natin maibin ang ating mga ulo, ang ating mga baywang. Subhanallah. Biro mo po. Isa po yan sa mga hikma ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo inutusan ng mga ganun dahil yun po ang nagkakabuti para sa ating sarili. Kaya ang pinaka number one, pinaka mabuting exercise, mga kapatid, hindi po yung mag-exercise tatakbo papunta doon sa mga paseo. Diba? Diba, brother? Ang pinaka number one exercise po, ang pagsagawa ng salah. Prayer. Allah Akbar. Eh sino po kung halimbawa, nihunugasan mo ang kamay mo, na-stretch ang katawan mo, sino po ang nakinabang doon? Ang Allah subhanahu wa ta'ala? O kaya ang ating sarili? Walang iba po kundi ang ating sarili. Ganun din po. Sa pag-aayun mo, kaya po tayo inutusan ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Malaki po ang hikma doon. Wisdom. Bakit tayo inutusan ng ayuno? Hindi po tayo inutusan ng ayuno ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay maguto o kaya masira. Yun po ang nagkakabuti sa ating sarili. Tingnan mo po, madalas, pag nagpakonsulta ka sa doktor, ikaw malakas kumain. Ano po ang payo sa'yo ng doktor? Bawas-bawasan mo. Cleansing diet. Bawasan mo ang iyong pagkain. Sa Islam po, sa loob ng isang taon, dahil nagpapatunay na mayroong makina sa loob ng ating tiyan. Tingnan niyo po, lahat ng ating kinakain, malambot man, matigas, paglabas, may ibang kulay. O saka nagagrind. Ibig sabihin, mayroong isang mga palatandaan, talagang mayroong nagagrind sa loob ng ating tiyan. Kung halimbawa po, ang makina dito sa atin, yung pagkaya yung makina natin, kagaya dito, dito sa katawan po natin, laman-lamang, kahit po minsan yung bakal, yung makina ng mga sasakyan, minsan nasisira din. Diba, brother? Gaano pa kaya? Kaya po, inutusan tayo ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala magayuno upang po makapahinga ang grinder sa loob ng ating tiyan. Allah Akbar. Kaya marami po kung tatalakayin natin ang mga hikma o kaya purpose, kaya tayo inutusan ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala magayuno. Oh? Marami pong hindi po natin kaya talakayin sa loob ng isang oras lamang. Ngunit po, alalahanin po natin lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ay isa rin pagsubok sa atin ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil marami po tayong narinig mga kasabihan. Bakit ba ang Panginoon naglikha ng baboy? Kung hindi niya yan walang dahilan, hindi yan naglilikha ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ay mga pagsubok ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. May bigay ko pong konti sa inyong bago ko po ibigay. Mag-break. Kaya ang Islam po, hindi lamang sa panahon natin ngayon. O kaya mayroong mga criticism na sinasabi nila ang Islam sa panahon lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po. Ang Islam mula noon pa. Sa panahon pa ng ating lolo ay mayroon ng Islam. Dahil bakit po? Halalahanin po natin ang history o kaya ang kasaysayan sa ating lolo na si Adam alayhis salam. Si Adam alayhis salam po nung nilikha siya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Saan po siya nilagay? Nilagay po siya ng ating
ng mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng paraiso. Ano po ang sabi ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Adam, uskun anta wa jawjuk. Ya Adam, tumira ka, tumuloy ka diyan sa loob ng paraiso kasama ang iyong may bahay, ang iyong misis. Wa kula min haragadan haysu sa'tuma. At kumain kayo ano ang mga nais niyo sa loob. Walang limitation. Isa lamang po ang pinagbabawal ng ating mahal na Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po ang pinagbawal sa kanila? Wala takrab hadhihi shajara fatakuna minaz zalimin. Huwag lamang kayo lumapit doon sa punong kahoy na yon. Pag lumapit kayo, mapabibilang kayong isang taong lumalabag sa katarungan. Allahu Akbar. Kaya po nakikita natin. Kung kukwentahin mo po ang biyaya o kaya nikmat ng ating mahal na Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po natin kaya bilangin yung hinalal. Inalaw sa atin ng ating mahal na Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit po? Lahat ng yamang dagat, laman yamang dagat sa loob, isda, anumang uring yamang dagat sa loob ay halal po, walang bawal. Allahu Akbar. Pagdating dito po sa lupa, kung titingnan mo, lahat ng uri ng gulay, lahat ng uri ng prutas ay hinalal ng ating mahal na Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung titingnan mo po, kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung kwentahin mo ang ni'mat o kaya biyaya ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo kaya bilangin o kaya kwentahin. Allah, kahit gagamitan mo pa ng calculator o kaya ng computer. Allah, tingnan mo po yung pinagbawal ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayang-kaya mo bilangin. Kagaya ng pagkain po, ano ang pinagbawal ng Allah? Isa lamang po yung hayop na nagkakasira sa ating sarili. Kaya kung titingnan mo, lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sinunod mo po, yun ang nagkakabuti para sa atin. Yung lahat ng pinagbawal ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ginawa ng isang tao, doon po siya masisira at lalong-lalo na siya ay mapapahama. Allah Akbar. Now, ganun din po sa inumin. Ano mang uring inumin, gusto mo malamig, mainit, hinalal po ng ating mahal. Isa lamang po ang pinagbabawal, yung nagkakasira ng utok, ng isip ng tao. Allah Akbar. Iisa lamang po, kung kwentahin mo, ang dami pong hinalal, gusto mo Milo, kape, soft drinks, halal po. Isa lang pinagbabawal, yung nagkakasira sa utak ng tao. Ganun din po sa pag-ayun. Allah Akbar. Kaya po tayo inutusan ng ating mahal na Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun po ang nakakabuti para sa atin, dahil bakit po? Kaya sinabi po dito, fasting trains the believers in sincerity. Fasting teaches other virtues. Tinuruan po tayo paano maging mabuting tao. Kaya po sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhal ladina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min kablikum laallakum tattaqun. Fasting is prescribed to you. Sabi ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhal so that laallakum tattaqun, so that you may learn self-restraint. Marunong po tayo mamahala, mag-control, mag-disiplina sa ating sarili. Dahil po, ang number one kalaban po natin dito sa ating sarili, walang iba kundi ang sarili nating kagustuhan. Allah. Kaya po, ang isa sa mga significance o kaya magukuha natin sa Ramadan, sa pag-ayuno, mga kapatid, sinasanay po tayo ng ating mahal na Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano natin i-disiplina ang ating sariling Allah Akbar. Dahil ang bawat isa sa atin po, lahat ng uri ng tao, ang gusto niya siya lagi ang nakalalamang sa lahat. Gusto niya siya ng pinakamagandang lalaki. Gusto niya siya ng pinakamayaman. Gusto niya siya na ang pinakamataas ang kanyang kapangyarihan. Allah Akbar. Kapag mayroong medyo nakaangat-angat sa kanya, masama ang kanyang loob. Allah Akbar. Sisiraan niya upang hindi, upang mapahamak kanyang kapa. Ngunit po sa Islam. Kaya po tayo inutusan ng ating, hindi lamang po yung pagtigil o kaya pagtigil natin sa pagkain. Marami po upang matuto pa, kaya sinasabi dito, fasting teaches other virtues. Allahu Akbar. Yun pa kaya natin gawin. Yung talagang malinaw sa atin, yun ay haram.
kahit po yung halal. Sa araw, sa buwan ng Ramadan, sinasanay po tayo ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin pigilan ang sarili nating kagustuhan. Biro mo po. Sa araw ng Ramadan, nandiyan yung pagkain, halal. Allahu Akbar. Ngunit dahil sa iyong takot, dahil sa iyong pagsunod sa kagustuhan ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kahit walang nagkakita sa iyo, hindi mo kaya kumain kahit patago. Allahu Akbar. Kaya po, alhamdulillah, ang isa sa mga hikma o kaya wisdom ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sinasanay talaga tayo ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin po disiplinahin ang ating sarili. Allahu Akbar. Yan po. Ganun din po. Fasting trains the believers in sincerity. Unlike other acts of worship, it is entirely based on self-restraint. Allahu Akbar. Ang ibang gawain po, maaari pong pakitang tao lamang. Halimbawa, kunyari, magdadasal. Allahu Akbar. Pero ang kanyang hangarin sa kanyang puso upang mapuri siya ng tao na siya ay isang relihoso. Samantala po ang sa kanyang loob, wala po. Ang yun ang gusto niya upang siya ay mapuri. Allahu Akbar. So, yung mga tao nakapanood, nakakita sa kanya, talagang, sa totoo, sabi niya, si ganito, o masipag magdasal. Samantala po yung sa loob niya, hindi po lo. Pakita ang tao lamang po. Samantala po ang pag-ayuno. Ma-prove o kaya mapapatunayan ng ating dakilang tagapaglikha ang ating kusang loob, ang ating sincerity sa ating pagsunod, pagmamahal sa ating dakilang tagapaglikha. Dahil bakit po? Kahit sa walang nakakita sa atin, sa araw ng Ramadan, hindi po natin, kahit malinaw sa atin na yung kakainin natin o kaya yung iinumin natin ay halal, hindi po natin kaya, hindi natin po magawa dahil alang-alang dahil sa ating takot sa ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So bago po natin ipagpatuloy, ibigay ko muna po sa ating host ang ating microphone. Pag-ito. Inshallah ta'ala, narinig natin ang malinaw at magandang explanation ni Ustadz Juhdar Ladjamatli, inshallah, mashallah. Sheikh, ang ating ang agama Islam, ang Islam, ito po ay hindi po mabigat or ito po easy, simple, hindi no yusrun. Ang Islam ay madali po. Merong tanong, Ustadz, bakit ka naging Muslim? Hindi mo nagmamahal si Jesus? Ano? Inshallah, Sheikh. So, alhamdulillah, kung yun po ang tanong, bakit tayo naging Muslim? Hindi ba natin mahal si Jesus? Allahu Akbar. Mali po yung tanong nyo. Oh. Dahil bakit po ang lahat ng Muslim ay nagmamahal kay Jesus Christ? Oh. Dahil hindi po tayo mapabibilang isang tunay na Muslim kung hindi mo paniwalaan. Sinabiullah Isa alayhi salam. Allahu Akbar. Kaya po, yung mga kagaya sinasabi ng mga non-Muslim, na sinasabi nila ang Muslim hindi naniwala kay Kristo, mas matindi po ang aming paniwala tungkol kay Kristo. Maalala ko po nung nasa Cebu ako, nag-review ako noon sa Cebu. Pagdating po ng alas 3, pumasok yung... Kasi sa loob ng klase po, pag alas 3, pumapasok yung mga pastor. Magbigay sila mag-preach sa mga estudyante, yung mga nag-reviewers. So, pagdating po ng alas 3, nung pumasok yung pastor, lumabas ako. Nasa lubog yung pastor. Sabi niya, bakit ka lalabas? Sabi ko sa kanya, magmimerinda po ako. Sabi niya, ano ka ba? Ano bang religion? What is your religion? Sabi ko, Muslim. Muslim po ako. Islam is my religion. Sabi niya, magkasala ka. Sabi ko, bakit ako magkasala? Sabi niya, hindi ka maniwala kay Kristo. Sabi ko, sino bang naniwala kay Kristo? Ikaw o ako? Sabi niya, ako. Hindi ka naniwala kay Kristo. Sibo naman na, sinusunod mo bang utos ni Kristo? Sabi niya, bakit? Ano bang utos ni Kristo? Sinabi ni Jesus Christ, when you worship God, you have to bow your head to the ground. No. Sino bang nag-bow to the ground? You or me? Ikaw o ako? Sinabi ni Jesus Christ, when you worship God, you have to wash your hand. Maghugas ka ng kamay bago ka magdasal. Sinong naghugas ng kamay bago magdasal? The Muslims or the Christians? Allah Akbar. Kau sabi ko, naniwala ka ba kay Kristo na namatay? O na it was crucified? Yes, sabi na naniwala ko that Jesus Christ was crucified. We Muslims throughout the world never believe that Jesus Christ was crucified. Kaya sabi ko, mas matindi ang paming paniniwala tungkol kay Jesus Christ kaysa sa inyo. Dahil we all Muslims throughout the world never believe that Jesus Christ was crucified. Sabi.
Do you believe that Jesus Christ is coming? Yes. Mas matindi ang paniwala naming mga Muslimin. Buong mundo that Jesus Christ is coming. Dahil bakit po? He was not crucified. Hindi pa siya namatay. Kaya mas matibay po ang aming paniwala. Kaya po kami naging Muslim dahil ang lahat ng propeta, mula kay Adam, down to Noah, down to the Moses, down to Abraham, down to David, Solomon, to Joseph, to Jesus Christ, up to the last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Muslims believed all of that. Dahil it is included in one of the articles of faith. Hindi ka mapabibilang isang tunay na Muslim o isang tunay na niniwala kung hindi mo paniwalaan ang lahat ng mga sugo ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng mga propeta. Kaya isa sa mga prophet nire-recognize, kinikilala ng mga Muslim, walang iba kundi si Jesus Christ. Yun po ang may bibigay ko sagot. Kami mga Muslim, mahal namin si Jesus Christ, pero hindi kami naniwala na siya ay Diyos. Isa po sa prophet, messengers ng Diyos, inshallah. Kung mayroong kayong katanungan, andyan lang ang aming numero, inshallah ta'ala. Text lang kayo sa amin. Magbabalik po ang Discover Islam at ito po ng Dakwa Corner Bookstore. Yung mga available books dito? Ang mga libro na binibenta ng Dakwa Corner Bookstore ay patungkol po sa Islamiko. Katulad ng Sharia, Islamic Jurisprudence, Fiqh, at mga General Islamic Books. Meron din kaming libro patungkol sa Aqidah and Creed at Holy Quran and Quranic Sciences at mga Noble Hadith and Hadith Sciences, Sira and Biographies at Stories and History ng Islam. Meron din kaming mga libro para sa mga bata, children books, duas and supplications, motivational and manners. Meron din kaming non-Islamic books at available din po sa Dakwa Corner Bookstore ang CD, DVD lectures ni Mufti Menk at Dr. Bilal Phillips at iba pa. Available din po sa amin ang Islamic Signature T-shirts, Islamic dress katulad ng gamis para sa lalaki, abaya naman para sa babae. Salamat po sa information po, sir. Kunin ko na po ito. Ah, sir, marami sana akong gustong bilihin, pero ito lang kaya ko. Saan po namin kayo makukontak? Makontak nyo po ang Dakwa Corner Bookstore sa Facebook account namin. At may telephone number po kami, 926-5284. Or sa cellphone number namin, 0926-778-0314. Pwede po ba mag-order through Facebook? Opo, nasa Facebook page namin ang mga available books. Pwede po kayo mag-order ng books through Facebook. Mag-message lang po kayo sa amin para sa mga dagdag na impormasyon. Sokran po. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan din po. Feel free to contact us. Together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty upon us. So never delay.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nandito naman tayo ulit sa Discover Islam tip po ng Dakwa Corner Bookstore. Kung meron po kayong gustong bilhin, basahin ng libro about Islamico, andyan lang po ang Dakwa Corner Bookstore sa Falcatan Street, Tetuan, Zamboanga City. Inshallah taala, kung gusto niyo magbili, punta kayo doon inshallah. Or check our Facebook page sa Facebook inshallah. Ustadz, may tanong ko sa Ustadz yung regarding sa yung sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir ma taqaddama min dhanbi." Ano ibig sabihin ng imanan? Inshallah. Ibig sabihin po ng imanan, Bismillahirrahmanirrahim. Yung ibig sabihin ng imanan, seeking the pleasures of Allah. Ibig sabihin ang tunay iyong paniwala. Based Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama, whoever fast. The month of Ramadan on the basis of iman and seeking the pleasure of Allah, his errors are forgiven. Ibig sabihin po ang iman, yung tunay mong paniwala. There are six articles of faith. Kabilang po doon, kagaya nung nabanggit natin kanina, believe in Allah, believe in all angels of Allah, believe in all the prophets. Kaya nung nabanggit po natin, mula sa Adam down to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, believe in the books and believe in the day hereafter. Alim anu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri, believe in the hereafter wal kadri khairi wa sarri. Yeah, yun po. Kaya po ang ibig sabihin ng iman, yung tunay pan iman o kaya tunay na paniwala sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag yung isang Muslim hindi naniwala sa six articles na yun, isa lang doon, hindi sa bilang hindi po siya matutunay na tunay na iman, tunay na mu'min sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, yung takwa, yung sa ayat ng Allah Ta'ala, kutiwalay kong musiyam, yung sa hanggang sa liyan niya, lalo kong tatakun. Ano may sabihin ng takwa? Allah, maganda pong tanong yan. Tama po yan. Kaya po, dito po ang nais po natin ibahagi. Dahil ang tinatawag na tatakun, muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po basta-basta ito badali nating makamit. O kaya bilang sabi mo, tunay na ako muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang tinatawag na muttaqin, hindi po ito madaling sabihin na ako ay isang muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil isang muttaqin, ayon kay Al-Hasan Al-Bashari, sinabi ni Al-Hasan Al-Bashari rahimahullah, ang bilang isang muttaqin, hindi po madaling makamit. Kailangan dumaan po tayo ng sakripisyo o kaya pagsumikap at saka kusang loob. Ikhlas, sincere, ang at patnubay buhat sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po, diyan sa buwan ng Ramadan, sinasanay po tayo ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito po sa ayat na banggit mo kanina, Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaykumusiyam, kama kutiba alalladina min kablikum laallakum tattakun, O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may learn self-restraint. Ibig sabihin po ang muttaqun, hindi po ito basta-basta makamit. Kailangan talaga dumaan sa pagsumikap, sakripisyo, at kusang loob ang iyong pagsunod sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, at makamit mo ang tulong, patnubay, hidayat, buhat sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makamit mo ang isang katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil po, nakalagay ang tunay na muttaqun lamang po ang makakapasok sa loob ng paraiso. Dahil sinabi po ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nais po natin talaga mapabibilang isang tunay na muttaqin. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Ang tunay na may takot kay Allah, ibig sabihin yung takwa, yung sumusunod sa kanyang utos, umiiwas, lumalayo sa lahat ng kanyang pinagbabawal, kung tunay ang iyong takot sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqana. Ibig sabihin, gagawin sa ayon ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya mo na i-separate ang mabuti at saka yung masama, yung halal at saka yung haram, o yung utos at saka. Itignan niyo po, yung tao walang takot sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya ma-differentiate alin bang tama at saka mali. Alin bang halal at saka yung haram. Kahit yung haram, sasabihin niya halal. Sino lamang po ang maka-identify niya? Walang iba, kundi ang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din po.
ang bilang isang muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa yuallikumullah wa yuallimukumullah. Hindi po sabi mo, matalino na ako. Allah Akbar. Kailangan dumaan ka muna. Unahin mo muna ang takot kay Allah. Ibig sabihin, sundin mo ang kanyang utos, iwasan mo, layuan mo ang lahat ng kanyang ipinagbabawal. Kapag nakawa mo na yon. At may patnubay buhat sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuallimukumullah. Bibigyan ka na ng kaalaman ng ating dakilang tagapaglikha ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan ang kapital po natin, mayroon kang takwallah, takot sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroon ka na po noon, sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ang sino man mayroong tunay na takot sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay madali para sa kanya. At bibigyan siya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ng panustos na hindi niya namamalayan. Allah. Kaya ang capital po natin doon, walang iba, kundi ang takot. Kaya po, dito sa Ramadan, sinasanay po tayo ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kaya sinasabi, fasting trains the believers in taqwa. Allah Akbar. Tinuturuan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Sinasanay po tayo kung paano mapabibilang isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi po madaling sasabihin o makamit ang tunay na katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa po. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kailangan talaga natin makamit ang katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, Surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ang sino mang tunay ang kanyang takot sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay para sa kanya madali. Allah Akbar. Subhanallah. Nakikita po natin sa panaginipan. Marami pong nagsasabi, siya na ay magaling, siya ay matalino, oh, siya na ay makatarungan. Adi, tingnan niyo po, napapanood madalas natin. Hindi ito paninira, pero sa babanggitin po natin upang meron po tayong tunay ang lahat ng sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ito to. Nakikita po natin. Ang mga musrikin po, tingnan mo, ano ang claim nila, ang buong akala nila, sila na ang pinakamatalino, sila na ang pinakamagaling. Minsan sinisiraan pa nila tayo mga Muslim, tayo daw mga Muslim, mga uncivilized. Biro mo po. Kung tunay na mayroon silang isip, biro mo po. Bakit ka sumamba sa mga ribulto na hindi man kitang-kita ng dalawang mata mo, na hindi man lang makakakita, hindi makalakad, hindi makapagsalita? Bakit ka sumamba doon kung ikaw talagang tunay na may utak o kaya may isip? Nagpapatunay dahil sa kanilang kamangmangan. Allah Akbar. Kaya po, ang magkakamit mula ang tunay na kaalaman kung mayroon kang kapital, yung takot sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, ang number one, dito sa buwan ng Ramadan, kaya kailangan talagang bawat isa sa atin ba magsumikap, sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit po natin ang katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo po. Yan po isang mga halimbawa. Kung mayroon silang isang piro po, kitang-kita mo, kung hindi mo kakargahin, bubuhatin yung ribulto, bakit ka sumasamba doon? Kung mayroon kang talagang isip, yung isip na biniram siya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ginagamit. Pangalawa po, nagyayabang yung mga musriki. Sinasabi nila, sila na daw ang pinaka makatarungan. Allah, piro mo po. Kung titingnan mo, yung mga musyriki, samantala po, nandun na sa kanila ang mga kapangyarihan, ang tataas ng mga posisyon, ang tataas ng mga sweldo. Pero, nakikita po natin halos araw-araw sa telebisyon, nangungurakot, yung iba nakulong na. Allah Akbar. Oh. Bakit po makaisip pa ng gano'n? Oh. Samantala kung titingnan mo, yung sweldo nila, hindi nila nakaya, maubos kainin, kahit ilang pang anak nilang papag-aralin. Allah. Pero bakit pa makaisip mangurakot? Dahil ang tingin nila po, dahil wala doon sa kanila ang takwa Allah, ang takot kay Allah. Dahil wala silang contentment. Allah, samantala po ang tunay na mu'minin,
tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po sila naghahangad kung gaano karami. Ano man, ibinahagi sa kanila ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga biyaya, maligaya na sila. Allah Akbar. Dahil po ang isang tunay na mu'min sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po sila nag-aaksaya ng anumang biyaya ipinahiram sa kanila ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit po yung mga musrikin nagagawa ng ganun? Dahil bakit po? Madalas po sila mag-aksaya. Bakit? Nagsusugal, nagiinom ng alak. Hindi kontento magkainom ng isang botelya, kailangan isang kahon. Allah Akbar. Samantala po, ang tunay na mu'min sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni, tinatatakutan na mu'min mag-aksaya dahil ang kinatatakutan nila, yung ayat ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, innal mubadjirina kanu ikhwanu syayatin. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, yung tunay na innal mubadjirina kanu ikhwanu syayatin. Yung mga wasteful, wasteful, yung nag-aksaya ng anumang biyaya sa kanya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid ni Satanas ng demonyo. Allah Akbar. Kaya po ang mga Muslimin, anuman ang ibinigay sa kanya ng biyaya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, maligaya na siya. Hindi na siya makaisip kumuha pa ng hindi kanya. Allah Akbar. Kaya po sa Islam, tinuturuan po tayo, kaya sinasabi po dito, fasting trains the believers in taqwa. Allah Akbar. Upang matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi po ito basta-basta. Madali maabot. Kailangan mayroong talagang pagsumikap, sakripisyo upang makamit natin ang katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makamit mo po ang tunay na muttaqin, sinabi ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Surat At-Talaq, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Allahu Akbar. Sino man ang tunay ang kanyang takot sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ng takot, tunay na sumunod sa anumang utos ng Allah at lumayo, umiwas sa lahat ng ipinagbawal ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Buburahin. Tatakpan ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kamalian, wa yu'dim lahu ajra, at bibigyan pa siya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakamalaking gantimpala. Kaya po, sinabi ni Al-Hasan Al-Bashari, ang katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hindi basta-basta, may ulit ko, madaling makamit. Kailangan talaga dumaan tayo ng sakripisyo upang marating natin ang katangian o kaya sipat ng isang tunay na muttaqin. Dahil isa sa po, mabanggitin ko, mga dalawa lang, na sinabi ni Al-Hasan Al-Bashari, kailangan po, ang isang, makakamit po ang tunay na katangian ng isang muttaqin, kailangan matibay ang iyong paniwala, ang iyong tiwala sa ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi po ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, walladina amanu asaddu hubbalillah. Allah, ang tunay na naniniwala kay Allah, asaddu hubbalillah, matindi po ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo po sa Ramadan, mahal mo ang misis mo. Dahil po, sa pagmamahal mo kay Allah sa araw ng Ramadan, hindi mo po kaya hipuin si kahit asawa mo. Yung pagkaya yung babae na hindi mo asawa, kahit yung asawa mo, biro mo po, nagpapatunay sa yung pagmamahal sa ating mahal na Panginoon Allah. Kahit gaano pa ang gutom mo, kahit nandyan yung sarap ng pagkain, Allah. Dahil sa pagmamahal mo sa Allah, Allah Akbar, sa araw ng Ramadan, hindi mo kaya lunukin o kaya inumin anumang nais mong kainin o kaya inumin sa araw ng Ramadan. Kaya po, kailangan, yun ang isang patunay na ang isang tunay na Muslim, walladhi na amanu asyaddu hubbalillah, ang tunay na mu'min sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, matindi po, matibay ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal din nila ang lahat ng bagay inutos sa kanila ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, higit sa lahat ang kanilang mahalaga, ang kanilang pagmamahal sa ating dakilang tagapaglikha na karapat dapat nating mahalin. Dahil bakit po?
hindi natin karapat-dapat siyang mahal dahil po siya ang nagbigay ng lahat sa atin. Kaya tayo nakakakita, kaya tayo nakakarinig, kaya tayo nakakapagsalita, kaya tayo nakakagalaw, kaya tayo nakakalakad dahil sa ni'mat. Sino pong may kakayahan magbigay niyan? Walang ipang may kakayahan magbigay niyan kundi ang ating dakilang tagapaglikha lamang, ang ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nais po sa atin ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, isa lang. Kailangan sambahin lamang natin ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang mag-isa. Siya lamang po ang dapat natin sambahin, siya lamang po ang dapat natin sundin. Dahil kung nagawa po natin yan, insya'Allah subhanahu wa ta'ala, magkakamit po natin ang katangian ng isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. So, purang maiksi na yata ang oras. Baka mayroon pa itanong itong kapatid natin. Brother? Inshallah, malinaw, brother, Ustadz. Crystal clear yung pagkaliwanag, mashallah. Additional lang sa taqwa Allah, meron sa ating mga brother, sa ating mga Muslim, meron silang taqwa Allah sa Diyos, pero wala silang knowledge. Meron silang takot sa Diyos, pero hindi nila alam kung paano yung taqwa. Bila ilm, wala silang knowledge kung ano yung taqwa. Example ng mga hindi Muslim, sila Kristiyano, may takot sila kay Jesus Christ. Ngayon sila, may takot din sila, pero batil. Ay, yung kwan nila, yung takot nila ay mali. Sabi ng Allah Ta'ala, dalil kitab la rayba fihi wa dalil muttaqin. Ang Quran, ito ay guidance. Walang doubt sa mga muttaqin. Sila yung may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insha'Allah Ta'ala, kung yun ka pang additional sa aming studies, insha'Allah, baka tayo mag-close. So, alhamdulillah po, yan po ang mga katangian. Kaya kailangan po natin talaga yung mga sinasabi na main purpose of fasting. Marami po ito. Hindi po natin ito kaya basta-basta talaga. Padalik talaga eh. Dahil po, kagaya ng isa pong maidagdag ko po na katangian ng isang muttaqin ayon sa sinabi ni Al-Hasan Al-Basri. Kailangan po, ang isang tunay na mu'min sa ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan marunong at masipag gumawa sa anumang utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Kaya kailangan po. Ang bawat Muslim obligado, hindi po kagaya ng ibang pananampalataya. Yung ibang pananampalataya, sapat na ang kanilang pari, marunong. Hindi na obligado ang lahat ng kanilang tagasunod, matuto. Kaya po nakikita mo yung mga tao, kung ano ang sabi ng pare, sunod ng sunod. Allah Akbar. Samantala po sa Islam. Kaya malaking pagkakaiba. At saka sa ibang pananampalataya, ang Islam, obligado ang lahat matuto. Bata, matanda. Talibul ilm, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ang pagsumikap, maghanap ng kalaman, obligado. Sa bawat Muslim, lalaki at babae. Subhanallah. Samantala po sa mga ibang pananampalataya, ang laki ng pagkakaiba, sapat na ang kanilang pari marunong. Hindi na obligado ang lahat matuto. Samantala po sa Islam, obligado ang lahat. Dahil paano po tayo matuto, marunong sumamba sa ating dakilang tagapaglikha kung hindi natin lubos siyang kilala. Allah Akbar. Allah. Paano po tayo gagawa? Minsan po, yung mga tao, may mga katuyuran ng tao. Ano ba itong ginagawa ko? Tama ba ito? Tanggap ba ito o hindi? Allah Akbar. Sa Islam po, hindi po pwede ganun. Yung sabi, ano to, tanggap ba itong gawa ko? Ah, bahala ng Diyos, tanggapin niya, tsaka hindi, mang mahalaga, nagagawa ko. Bali po yun, hindi po yun tanggap sa Islam. Kaya kailangan po sa Islam, mayroon po tayong assurance. Kapag ginawa mo ang isang bagay, natitiyak mo, tama ang iyong ginagawa, at mayroon kang asahan, gatimpala, buhat sa ating mahal na Panginoong Allah. Dahil ang Islam po, napakadali. Kaya nung nabanggit ng ating mahal, ng ating kapatid, Ad-dinu yusrun, ang Islam napakadali, hindi po mahirap. Dahil dalawa lamang po ang batayan natin. Iniwan po sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa lang. Sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Amran bayyinan kitaballah wa sunnati. Allah, napakadali po, biro mo dalawa lang aklat, pag-aralan mo. Pero po hanggang ngayon, marami pang hindi nabasa kahit yung isang page ng Al-Quranul Karim. Ano na, mga, na, kaya po kayong isang Muslim, kailangan talaga siyang marunong.
magsumikap siya matuto upang sisipano po tayo sisipag gumawa ng utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin lubos siyang kilala. Allah Akbar. At siya kakailangan po. Ang isang katangian ng isang Muslim ayon kay Al-Hasan Al-Halbashari, kailangan masipag siya gumawa ng kautosan ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, sa buwan ng Ramadan, Allah Akbar. The spirit of Ramadan, which is nightly voluntary prayer, called Salatul Qiyam or Salatul Tarawih. Allah Akbar. Sa buwan ng Ramadan po, yung sunnah prayer, wala po sa ibang buwan. Sa buwan lamang ng Ramadan, yung tinatawag Qiyamul Layl. Allah Akbar. Upang masanay po ang Muslim, sisipag siya gumawa sa anumang utos ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu. Sa ibang buwan, kagaya ng buwan nito, Rajab, Saban, wala po. Hindi po tayo sunna magsala ng tinatawag na sunna tarawih. Sa buwan lamang ng Ramadan. Pagsasanay po sa atin upang madali po sa atin gagawin ang obligatory prayer. Allah Akbar. Dahil sa Ramadan po, biro mo yung sunna tarawih, 8 rakaat. Kasama pa ang witir, 11 rakaat. Oh, pero po, pagkatapos ng sinanay tayo ng isang buwan sa ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala magdasal ng sunnah tarawih sa gabi ng Ramadan, ano po ang isa, ano ang wisdom doon? Bakit po tayo sinanay doon? Upang madali po para sa bawat isa sa atin gumawa ng mga obligatory prayer kagaya ng salatul isa, salatul duhur, salatul maghrib, salatul subuh, at saka salatul asar. Allah mo. Kaya yan po ang marami pong wisdom, kaya hikmah, significance, kabuluhan, magagamit po natin. Kaya po, maghanda na po tayo. Huwag po tayo matakot dahil maraming mga kasabihan. Malapit na ang Ramadan, ganito wala pa tayong income. Mahirap pang ating buhay. Huwag po kayo matakot. Allah Akbar. Dapat ang isang Muslim, lubos ang kanyang kasiyahan pag maabutan niya ang buwan ng Ramadan. Kahit po ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating pa ng buwan ng Rajab, nananalangin na siya sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi niya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balligna Ramadan. Ibig sabihin niya, Allah, pagpalain mo sa amin ang buwan ng Rajab. Pagpalain mo rin sa amin ang buwan ng Sha'ban at ipaabot mo talaga kami. Paabutin mo talaga kami doon sa buwan ng Ramadan. Allah, inshallah subhanahu wa ta'ala po. Maabot natin inshallah subhanahu wa ta'ala, magagawa po tayo ng kabutihan o kaya ibadat sa buwan ng Ramadan upang mapabibilang po tayo isang tunay na muttaqin sa ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun po ang hangad ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala gaya nung ng ayat binanggit natin kanina, Ya ayuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladina min kablikum la'allakum tattaqun. Allah, inshallah subhanahu wa ta'ala po, mapabibilang tayo isang tunay na muttaqi sa ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ko po sa ating kapatid. MashaAllah ta'ala, alam mo balik na Ramadan. Salamat kabat tayo sa Ramadan, inshallah ta'ala. Salamat kamit natin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bulan Ramadan. Ang nakakalungkot ay yung nag-Ramadan sila, nag-fasting sila, pero wala silang nagkuhang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakakalungkot sa ating mga Muslim. At sa mga hindi Muslim or non-Muslim at Muslim, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin kunin ang mga pera ng tao, inshallah ta'ala. Ibigay natin sa may rights. Kasi kung hindi natin ibigay, subhanallah, sa Day of Judgment, ang lahat ng kinain mo or kinuha mo ay itanong ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kinuha. MashaAllah. Sa ating next programa, ang ating lecturer ay si Brother Yunus pati si Brother Hassan. Sila po ay dalawa ay isang balit Islam. Inshallah, sila po ang ating lecturer sa next programa natin, inshallah ta'ala. Maraming salamat sa mga viewers sa napapalayo kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan tayo ng ulitan ng guidance, inshallah ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, 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 subhanahu wa ta'ala,